orang si Chari, pero hindi sila sumasagot. Ang telepono ng kapatid ko nakasara na. So, si Lady Anne, galit na galit sila kay Lady Anne, nagpanggap ako na kapatid ko siya. Sabi ko, sister, kalmado-kalmado ako. Kailangan bukas may 5 milyon. Kailangan makita ni Mayor Isnadya yung 5 milyon para hindi pupugutan ng ulo si Angel. Now, natatalo sila. Si Commander, pumayag din kayo sa amin. Maawa kayo sa pamilya ko. Nag-raise sila ng perang hindi kanila. Nag-utang-utang lang kami. Maya-maya, sabi ko, sige. Bibigyan namin kayo ng ultimatum hanggang alas 2 ng hapon. Pagka hindi na ibigay yung pera, papatayin namin si Angel. Wala rin akong ginawa kundi magdasal lang ng magdasal, magdasal ng magdasal. Si Angel, kitang-kita ko, nakayuko siya, tapos nakatali yung kamay niya, pulang-pula yung mukha ni Angel, nagkakatingin na kami, ganyan lang. Sabi ko, wag naman. Sabi ko naman, wag naman, wala naman kami kasalanan sa inyo. Eh. Bakit nyo naman kami papatayin? Pero hindi. Order ni Commander yan. Wala tayong magagawa. Naluluha na ako. Parang naiiyak na ako. Abang tinitingnan ko yung litrato ng anak ko. Paano na sila? Kasi ako lang naman yung inaasahan nila eh. Nagtatrabaho ako para sa kanila. Inisip ko na lang, sana pinagdasal ko na rin kung sakasakali. Sana magkaroon ng tao na may lumapit na tao na tutulungan sila, parang papalit sa akin. Dire-diretso yung dasal ko noon. Talagang nasa isang sulok lang ako na nakayuko. Na talagang wala akong ibang kinakausap kundi siya. Alalang-alala ko. Gusto kong sabihin kay Jimmy na okay man sis na ano, na sana sabihin niyo sa opisina na ano, tulungan yung mga anak ko kahit mapagtapos man lang yung pag-aaral. Pero hindi ko pa rin sinabi sa kanila, nagdasal ako nung nagdasal nung... Hindi ko ano-ano kung ano yung napag-usapan nila eh, basta sinabi na ano, na alisin yung tali namin. Pero hindi pa rin inalis yung tali namin. Basta yung nakatali na yun, tuloy-tuloy na yun. Nag-usap naman kami, isang tumatabi ako sa kanya. Although nakatali, kasi magkalapit lang kami ni Angel. Sila mga sis kasi medyo malayo ng konti. Sabi ko, Angel, ano nangyari? Wala pa nga sir eh. Ano narinig mo? Nakarinig ka ba may pinag-usapan? Hindi sir eh. Tumawag sila Mayor, basta sabi 2 p.m. puputulan daw ako ng ulo. So dasal ako ng dasal. Nung magdamag na yun, hindi na ako nakatulog. Ang dasal ko, binibilang ko tong mga daliri ko. Kasi wala akong rosaryo, nagro-rosaryo ako. So, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Tapos gaganyan na naman ako. Quietly. Hindi sila nagbibiro. Alam ko kaya nilang gawin yun. Tsaka nagkwento sila na mayroon na silang napugutan ng ulo. Ang inisip ko talaga, kung wala yung pera, di kung pupugutan ng ulo si Angel, kailangan handa na rin ako mamatay. Kasi hindi ko pwedeng payagan na si Angel lang ang pugutan ng ulo. Kailangan mamatay na rin ako. Isip ko, ano, lalaban ako, parang kung mamamatay ako, magsasama ako dito ng kahit isa o dalawang tao. Kasi yung mga baril nila, mga nakakalat din lang eh. Tapos pag tinatanong nila ako tungkol sa baril, sabi ko wala akong alam. Pero kahit papano, nakakaintindi rin ako. Kaya ko rin iputok yung baril nila. Kaya kong ikasa, ganun. Pero iniisip ko, paano naman yung dalawa? Kung sakaling lumaban ako, baka patayin din sila, ganun. I just felt so calm and ready to die. Because if Angel were to die, how could I live? Sa natatakot na rin ako nung time na yun dahil bumaba sila. Now, yung may hawak ng telepono, si Commander Putol, nawala, bumaba. So, walang communication. Eh, malapit na mag-alas 2. Tapos yung bantay sa amin, 11, 12, 1, 2, ginaganon pa ako. Siguro, magte 30 minutes na lang yata. Alas 2 na, umakit yung Abu Sayyaf, yung iba. Tapos ngumiti kay Angel. Kaya yung sinabing good news, parang, ano, para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Tapos yung 5 milyon, na kay Mayor. Masaya ako nung malaman ko na parang naputol yung debt, yung ano niya, yung ultimatum, parang ganun.
Pero nalungkot din ako kasi sabi ko, paano kaya sila Ma'am Sis? Tsaka si Jimmy, sabi kong ganun. Kaya nilapitan ko yung asawa ni Jimmy, inakap ko. Yung kapatid ni Ma'am Sis, parang sabi ko, Ma'am, paano kaya sila? Parang ganun. Di, okay lang. Sabi niya ganun, kaya natin to, ganun. Ang nakiusap daw sa kanila si Mayor Snaji na para naman maipakita yung goodwill at tiwala sa kanila, eh nakiusap sa kanila si Mayor Snaji na pakawalan naman daw ang isa sa mga hostage. Tinawag ako, tinawag din si Angel. So, magkaharap kami. Ang napagkasundoan daw nila ng commander at saka sila, eh ang pakawalan si Angel. Hindi na ako mamamatay, yun ang pagkakaintindi ko. Tapos nagulat na rin lang ako nung nag-meeting sila na sabi, magpapalaya daw sila ng isang tao. Tapos nagulat na din ako na ako yung napili nila. Okay lang. Wala lang, wala naman silang sinabing dahilan. Basta yung napagkasundoan lang daw nila at saka ng mga commander, eh si Angel ang unang pakawalan. Sabi ko, kailangan ko lang kausapin si Jimmy para maintindihan niya. Nakikita ko kay Angel, sabi ko, Angel, swerte ito. So, it's secret. 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 This is a secret. Okay. Nobody text. Angela was given a message by the kidnappers that we do a news blackout for the safety of GBSS. And they're still trying to work out that they can get out. All of them? All of them. Oh. Wow. At 12 ng Hunyo, nang palayain ng mga kidnappers si Angelo Valderrama. Angelo! Hindi umano ransom money ang kapalit, kundi pang board and lodging lamang. Biyernes, at 13 ng Hunyo, naglabas ang opisyal na payag ang pamilya ni Ses Drilon at cameraman Jimmy Encarnacion. Kinatuwa nila ang paglaya ni Valderrama. Nagsusumamo rin sila sa mga kidnapper na palayain na sina Ses. Somebody's head will be chopped off. Sabi ko, I have to be prepared to die. Sinabi nila na hindi tayo pwede magantay ng matagal dito. So, Martes, kung hindi dumating ang pera, isa sa inyo pupugutan ng ulo. Sabado yon. So, medyo matagal pa yung Martes. Actually, mapapansin mo, palupit na sila ng palupit. Dabi, andun yung papaluin ka, susuntukin ka, nakatali ka na ha? Nakatali ka na, papaluhin ko pa ng baril. Huwag naman, sabi ni Sis, niyayakap ko ni Sis, huwag nyo naman siya saktan. Di ako tumitingin eh, yung sampal galing dito, ganyan. Lakas! So, napasigaw ako, umiyak ako, pumunta ako kay Jimmy, tapos sabi ko, Jimmy, wala pang, yun parang, ngayon lang ito nangyari sa akin, wala pang gumagawa ng ganito sa akin.